Sino nga ba si Vincent bago pinasok ang music industry? Ayan, before po ako nagsimula, talang po ang estudyante sa school namin. Puti o masama? Sobrang music lover po. Hindi, pero po, before po ako pumasok ng music industry, ako po ay isang student sa aming school and palagi pong nagpa-perform sa mga school program and yun po. Suki ng mga school program si Vincent. Oo. Pero saan ba galing ang interest at hilig mo sa musika at sa pagkanta? Nagsimula po kasi yung hilig ko sa music nung guro 8 years old po ako. Kasi yung lolo ko palagi po akong tinuturuan. Una-una, tinuruan niya ako mag-play ng instrument. Tapos, kapag may birthday, kapag may fiesta, lagi pong may video ako eh. So, parang hindi naman nila ako pinipilit kumanta, hindi naman nila ako tinuturuan kumanta. Pero at that young, palagi po talaga akong kumakanta basta may video. So, tingin ko dun siya nagsimula. Kasi pag high school ko po, nadala ko na po siya. Lagi na po akong kumakanta sa mga events, sa school program. Automatic pag may karaoke. Ano mga piyesahan concert mo sa karaoke, Vincent? Nung bata pa po ako, mga matataas ko yung kinakanta. Eh. Kasi sobrang gate pa po nung boses ko. Matataas para mga ano, mga My Heart Will Go On, ganun, no? Aray, no, si Hindi. Mataas yun. Mataas yun. Sabagay, oo. Pero Vincent, balita kasi namin na parang na-influensyahan ka daw ni ano ni Frank Sinatra tsaka ni Michael Bublé. Kwento ka naman about that. Gaano ba kalaki yung influence nila sa iyo? Sobra po ako kasi yung fan ng music nila. Like sobra po akong fan ng mga music na easy listening, mga parang masaya lang, tapo lang ng kaya feeling ko grabe din yung admiration ko kasi talaga sa and appreciation ko sa music ni Frank Sinatra and Michael Bublé. Lalo na po nung senior high school po ako, palagi po ako kumakanta ng mga Michael Bublé and Frank Sinatra songs sa mga events. So would you say na more on parang jazzy vibes ka tuwing nag-ano ka ng music? Hindi naman po all the time. Pero kumbaga kasi yung voice ko minsan doon din nagsusunod. Pero hindi ko naman po doon nililimit lang sa mga jazzy type of music. So, okay. Kumakanta din po ako ng mga modern song. Okay. So, ikaw ba? Paano mo i-describe yung sarili mong music? Yeah. As of now, yung music ko is combination ng pop, ballad, and jazz. Kasi yun po talaga yung, kumbaga yung, mahilig po talaga ako sa mga ganong type of music. Maganda naman kasi masarap pakinggan, no? Pero ito, yeah, Vincent, ha, let's talk about your latest single. Ano ang kwento ng Kung Ika'y Mawawala? Kung ika'y mawawala po. Ka, ang manapit ka na naman, ha? Hindi ka namin inaamin. Ito po mo yun, ha? Yes ba, Ate Anna? Yung Kung Ika'y Mawawala po is, una po, It's my latest single under RJA Productions. Ito po ay kinompose ni Sir Baya Gonzalez, musical arranged by Sir Jervis San Luis, and mixed and mastered by Sir Dante Tanyan. Yung song na ito is very emotional for me kasi hindi naman dahil sa sad song siya, pero kasi yung song is about a person na hindi niya ma-imagine yung life kapag wala yung taong nagpapasaya sa kanya. Yung taong nagpapalakas sa kanya sa araw-araw. Parang, I think anyone can relate to it naman kasi talaga, di ba sa buhay natin, parang kung hindi lang isa, hindi lang dalawa, pero maraming tao yung wini-wish natin na sana nasa tabi lang natin sila, na sana andyan lang sila parati sa atin. So, yun po yun. Pangalanan mo naman, Vincent. Drop name, name drop. Excited po siya sa letter. Oh, Vincent, ano nga ba ang kaibahan ng Kung Ika'y Mawawala sa iba mong kanta katulad ng Eden Rose at saka ng Sayaw ng Buhay? Medyo ibang-iba po to kaysa sa previous songs ko na Sayaw ng Buhay and Eden Rose. Kasi sa rhythm, medyo iba. Kumbaga, medyo ballad na siya.
compared sa sayo ng Gwen Eden Rose. So yun pa. Okay. Hindi ba si Eden Rose yan yung tinutukoy mo? Baka yun ang pangalan niya. ER ang ano ng ER. Baka, oh my God, ang galing ni Ate Anna. Baka ba? Sabi ko na eh. Sabi ko na nga. Detective mo, hindi Anna. Oh. Galing, galing. Hindi, baka naglag, baka naglag lang. Ah, okay. All right. Ayan ako. Excited yun. Tayo diyan, oh. Yeah. Pero ito, now is your time to promote kung ikay mawawala sa digital platform to natin 'to mapapakinggan. Go ahead. And once again, guys, ako po si Vincent Howe III. Iniimbitahan ko po kayo na pakinggan at i-download ang aking latest single under RJA Productions. Just search kung ikay mawawala and available na po 'yan sa Spotify, iTunes, SoundCloud, Deezer, Apple Music, and mapapanood nyo na rin po ang official lyric video sa RJA Productions YouTube channel. So please supportahan nyo. Oo, susuportahan natin yan. Siyempre, naku, Vincent, saan ka pa namin mapafollow? Ayan, you can follow me on my Facebook, Vicente Howe III, on Twitter, Vincent Howe III, Instagram, Vincent Howe III, and on my YouTube channel, Vincent Howe III. Yan.